Magandang araw sa ating mga televiewers and welcome to the Good Life Health Forum. Muli po, ito yung ating show na kung saan sinasagot namin ang inyong mga katanungan from our Twitter account. Pwede nyo ko i-tweet para sa inyong mga katanungan tungkol sa inyong kalusugan. At siya nga pala, pakikilala ko sa inyo si Mr. Wilson. Uy, bati ka. Uy, ayaw bumati. Masungit. Ayan, magsimula tayo. Ito mula kay Bogart Malyari. May tanong siya. Ano po ang Ashitaba at saan po nagmula ito? Alam mo, Bogart, noong Shogun era around 1500s, sa Hachiho Island sa Tokyo, Japan, kung saan pinatatapon ng emperor ang mga exiles at criminals, unang na-discover itong halaman na ito. Napansin ng emperor na bagamat limitado na lang ang rasyon ng mga pagkain sa mga preso, nananatili pa rin silang maganda ang kalusugan at pangangatawan, at humahaba pa ang buhay. Nalaman ng emperor na may halaman na kinakain ang mga preso sa isla. Ito nga yung na-discovering Ashitaba. At hanggang ngayon, pinag-aaralan ito ng mga Japanese scientists kung paano nakatutulong ang Ashitaba sa iba't ibang uri ng karamdaman ng tao, lalo na ng cancer. Mr. Wilson, pwede ba sa hayop? Uy, pwede ba sa hayop ang Ashitaba? Ay, sumagot. Maraming salamat, Bogart Malyari, sa iyong katanungan. Ito, may bago naman. Galing kay Baby Girl. Parang kilala ko ata ito . Kasama ata namin ito isang gabi. Anyway, etong katanungan niya. Hello, Doc Vic. Ask ko lang, pag kumakain o uminom ako ng Ashitaba, paano ito nakatutulong sa aking katawan? Maraming salamat sa tanong mo, Baby Girl. O Baby Girl, ito ang nagagawa ng Ashitaba. Number one, ito ay nagpapalakas ng ating immune system. Mr. Wilson, alam mo ba ang immune system? Uy! Ang immune system, ito yung parang sundalo ng ating mga katawan. Ito yung nagbibigay ng depensa ng katawan natin. Pangalawa, detoxifying agent ang Ashitaba. Ibig sabihin, nag-aalis ng mga laso na nakuha natin sa ating pagkain, iniinom, ginagamit sa katawan araw-araw. At pangatlo, nagre-regulate ito ng ating blood pressure. Kaya magaling sa blood pressure ang Ashitaba. It also helps regulate blood sugar levels and therefore, it prevents diabetes. Magaling ito sa mga diabetic patients. Next, ito ay nagme-maintain ng pH balance sa katawan. Ang katawan dapat ay alkaline. So, ang Ashitaba, alkaline. Kapag alkaline ang katawan, normal tumatakbo lahat ng mechanism sa katawan. Isa pa, ito ay mayroong antibacterial at anti-inflammatory property. Kaya magaling ito sa mga may arthritis, osteoarthritis, at iba pang mga itis-itis. Magaling yan. Isa pa, it helps increase body's metabolism. Paano yon? Napansin nyo ba may mga tao na kahit lamon ng lamon, katulad to ni Mr. Wilson, hindi tumatawa? Kasi mabilis ang metabolic rate. So kapag nag-take kayo ng Ashitaba, bumibilis ang inyong metabolic rate, hindi kayo tataba. Kaya itong Ashitaba tumutulong din for weight loss. Sumunod, ito ay nakatutulong din sa mga babaeng mayroong premenstrual syndrome. Nabanggit ko na rin kanina to, it helps reduce muscular and joint pain. So sa mga arthritis at saka yung mga sumasakit yung mga laman-laman. It helps overcome gastrointestinal disorders. Mr. Wilson, ano yung mga gastrointestinal disorders? Kita mo yan, mga bituka mo o butas-butas na. Hindi ka nag-aashitaba . Ano yung mga gastrointestinal disorders? Ito yung hyperacidity, ulcer, gastroesophageal reflux disease. Magaling po ang Ashitaba sa ganyang mga conditions. At isa pang magaling na effects ng Ashitaba, nagpapataas ito ng good cholesterol. Ba't ba siya tinawag na good cholesterol? Kasi siya yung nag-aalis kay bad. Kaya magaling Ashitaba. At dahil ang Ashitaba ay mataas sa chlorophyll, nakakatulong ito sa mga taong may anemia. Ganun din sa mga taong naoperahan, yung po mga laging malakas ang bleeding, yan, magaling ang Ashitaba. Nakakatulong din Ashitaba sa may mga constipation. Ilang beses ba dapat, Mr. Wilson, dumudumi ang isang tao sa isang araw?
Ikaw mukhang once a month ka lang ata. So, itong Ashitaba nag-i-increase ng motility noong ating bituka para mas mabilis kayong mag-move ng inyong mga bowels. And then, nakakatulong din ang Ashitaba sa mga may Alzheimer's. O kayo dyan, mga nawala na ng memory. Magaling Ashitaba, yung mga nalimutan na umuwi sa tunay na asawa, nalimutan ng magbayad ng utang, magaling po yung inyong Ashitaba. I-take nyo. Makukulit kayo. Magaling din yung Ashitaba sa mga may Parkinson's disease. Alam mo yung Parkinson's? Yung mga gumaganyan-ganyan, mga Parkinson's, mabagal lang kasi kulang sila sa dopamine sa utak. Minsan, ang gustong hawakan ay halimbawa itong ulo. Kung saan-saan bahagi ng party bumababa yung kamay kasi meron intentional tremor. Mali ang nahihipo, hindi sa ulo, bumababa. Ganyan, delikado ang Parkinson's, kaya mag-take kayo ng Ashitaba. It helps accelerate wound healing. So, nagpapabilis magpagaling ng sugat. It also helps increase concentration and attention. And it has anti-aging properties. Inumin nyo ng 3 buwan ang Ashitaba. Tuloy-tuloy. After 3 months, fetus na uli kayo. Ayun yung maging fetus. At marami pang iba. Nako, baka kulang itong ating oras natin sa show. Ang dami pang magagandang effects ng Ashitaba.